Hindi ba ninyo naisip lang na kapag napatay ninyo ako, akala ninyo katapusan na? Hindi ah! Baka magkaroon na ng revolusyon dyan! Baka mas lalong magalit ang mga tao sa inyo! Pasukin kayo dyan ng mga puro mga aktivista! Baka yan na ang katapusan ninyo! Bakit sa tingin ninyo pag napatay ninyo ako, hindi magalit sa inyo ang Diyos? Sa inyo. Meron ba akong ginawa para ikasira ng pamilya natin? Meron ba akong ginawa na para masira ang ating apelyido? Bigyan niyo ako ng isang halimbawa kung meron ba akong ginawa na para maging isang kahihiyan o ikasira ng imahe ng apelyidong Itilio. Ano ba ang dahilan kung bakit ninyo sinasabi na ako'y isang pampagulo lamang sa Dinagat Islands? Do you think you own that province? Do you really think that you really own that place? Yan ang problema sa inyo. Akala ninyo kayo na ang Diyos. Akala ninyo kayo na ang hari. Kayo na, kayo na. To tell you honestly, kayo ang gumagawa ng ikasisira ng inyong pangalan. Kayo ang gumagawa ng ikasisira ng inyong kredibilidad. Since 2010 pa ninyo akong niyuyurakan, binabastos, binababoy, minamaliit, at dinadamay ninyo ang mga tao. Pilit ninyong guluhin ang kanilang pag-iisip. Kung ano-ano ang pinagsasabi ninyo sa kanila, na para ikadilim ng kanilang isipan para lang sila'y magalit sa akin. Pero dahil ako'y totoong nagmamahal sa mga tao, lumayo ako. Nung natalo ako against our own mother, wala kayong narinig. Kahit pinipilit ako ng Malacanang. Dahil napakaliit lang ng lamang ng ating ina sa boto. Anong ginawa ko? Di ba nagpunta ako ng Amerika? Hindi ba nagpakalayo-layo na ako? Sinabihan ako ni Ben Glenn na tumakbo ako ng pagka-vice governor dahil si Demery aatras kapag tatakbo ako. Ano ang tinex sa akin ni Alandos? Pinalaki ko ba yun? Pinakita ko ba? Kung paano ako babuyin sa text? Pinalaki ko ba ang issue na yun? Wala akong magiging kalaban. Kung ako'y uhaw sa posisyon, tumakbo ako dahil aatras nga si Demery. Kahit hindi aatras si Demery, di maglaban kami dalawa. Hindi naman ako tulad ninyo eh. Takot pag may katapat. Pero dahil ayokong magulo na naman ang mga tao at madamay, lumayo ako, hindi ba? Kahit pilit ninyong putulin ang aking mga pangarap na gusto kong manerbisyo sa kahit kanino. Saan ba ako nag-charity? Hindi ba dito na sa Metro Manila? Imbis na mas makatulong pa ako doon, dito na lang ako nagpunyal. Sabi ko nga sa inyo, pag tumutulong ako, hindi ako nagpapa-plastic. Dito sa Metro Manila, walang nakakakilala sa akin, pero tuloy-tuloy pa rin ang aking ginagawa. Dito naman sa pamalakad ng PBMA, pinakikialaman ninyo. Nagdadagdag lang kayo ng mga bagay na ikasasakit at kaiinggitan ninyo. Namumulot kayo ng mga basura para ilagay ninyo sa isip at puso ninyo para lalo kayong manggagalaiti sa akin. Bakit? Hindi ba't binasura ninyo ang PBMA? Hindi ba't iniwan ninyo ito? Nasaan kayo? Nung nagkagulo at litong-lito na, nasaan kayo? Nung mga probinsya na naghalos nagpapataya na ang mga tao, Rubinian versus PBMA, nasaan kayo? Hindi ba't binasura ninyo, iniwan ninyo sa ere ang mga tao sa PBMA? Na itong mga taong ito ay yan na nagpalamon sa inyo kung kayo'y maliliit pa. Yan ang nagpalaki sa atin. Yan ang bumubuhay sa atin. Hanggang ngayon, 99% of the Ecleios, the first family and the release, the mga pamangkin na ako, nakasandal sa membro ng PBMA.
Tapos binasura lang ninyo. Tapos mag-aasta-asta kayo na akala ninyo may malasakit kayo sa mga taong ito. Sa totoo lang kayo ang pinariringan ng ministro at mga spiritual division members sa kanilang mga mensahe. Huwag gawing libangan ang mga tao. Huwag paglaruan. Huwag bigyan ng dilim ang isip. Dahil to tell you honestly, ang mga round-uppers, hindi yan magkakaroon ng lakas ng loob kapag walang ikliyo ang nakabackup. Hindi yan magkakaroon kahit isang anino sa PBMA. Walang magkakaroon ng lakas ng loob, mang baboy, mang bastos, lalo na sa anak ng kanilang ministro. Kung wala isa sa inyo dyan, ikliyo ang nagbabackup. Anong nangyari kay Julia Etorma? Hindi ba't malakas ang loob? Babanggitin ko mamaya kung hindi ko makakalimutan. Isa sa first family ang nagbigay sa kanya ng pahintulot para bastusin ako. Sabihin ko na, Alan Uno. Sabi ng butiki, okay, totoo. Lumaya sila sa Cebu dahil tinatawagan ka, hindi ka daw makontak. Dahil daw sa'yo, kaya sila nagkakaganyan. Dahil ang sabi mo, huwag silang lumisan sa chapter kahit anong mangyari. Na magpapatayo ka doon ng kung anong-ano sa loob dahil doon mo pag-aaralin ang anak mo. Hindi ba trubinian ka na? Yan ang problema sa inyo. Pagkatapos ninyong ibasura, pakikinabangan sa inyo. Saan ka ba nakatira hanggang ngayon? Congressman ka, hindi ba? Ilang dekada ka na ba, por Diyos por Santo, ilang taon ka na sa pagka-mayor? Ba't hindi ka magpatay na sarili mong bahay? Bakit dyan ka sa chapter ng Basilisa? Ginulo ba kitalan? Hindi, di ba? Dahil ayoko ng gulo. Ilang taon na ang mga tao na nagsusumbong sa akin, pero nabanggit ko ba yon? Dahil hindi na raw sila nakaka-attend. Hindi na raw sila nagiging masaya. Dahil doon ka na nakatira, nagiging tambayan at inuman na ang chapter. Kayo ang pinariringgan at lahat ng mensahe ng ating mga ama para sa inyo yun. That no one has the privilege, even all the children, in and out children. Wala. Kaya ako nagigilaiti sa video na ito. Dahil kung makita ninyo ito, galing ako ng Station 6 ng PNP Batasan Police Station dahil sa death threat na naman. Kaya ako nagigilaiti dahil nadagdagan na naman ang nasa listahan ninyo. Bago ko ikwento kung ano talaga ang pangyayari at bago natin iparinig ang pag-uusap namin ng informant na tumawag kahapon, bibigyan ko kayo ng mga idea kung bakit nagkakaganito ang pamilya Ikleo sa isang Jade Ikleo. Maganda ang relasyon namin lahat. Kung plastic sila sa isa't isa, wala akong pakialam. Kasi ini-stop ko yan. Huwag kang ganyan, ano ka ba, kaharap ko lang si ganito, ganyan ka na. Ayoko nang ganun kasi. Nung ako'y governor, kung maririnig ninyo ang kanilang mga salita, kung maririnig ninyo ito si Alan Dos, si Alan Uno, or whatever, specifically si Alan Dos na magsabi na yumabang na ako, lumaki na ang ulo ko, ganito po yun. Nung ako'y governor, ang una niyang pinakiusap sa akin ay huwag ko daw pakialaman ang swertres. Sabi ko, ano yun lang? Anong swertres? Yun pala, illegal gambling. Sabi ko, ba't ko naman pakikialaman, hindi naman ako pulis. Kinabukasan, pinapunta niya si Maribao, yung nangunguna dyan sa swertres. Pinakita niya sa akin ang notebook. Sabi ko, ayokong makita. Sabi niya, madam, kasi galing sa taas, hanggang sa baba, lahat may payroll, kayo lang po ang wala. Sabi ko, anong payroll? Anong payroll? Ako po, hindi naman ako bobo. Pero pagdating sa illegal, tanga ako. Because I don't want that. But I don't judge people doing that. Sabi ko, ayoko, ano ba yan? Madam, magkano ang pwede mong... baka tingnan namin kung kaya. Ano yun? Buwan-buwan na allowance. Ha? Ayoko yan. Hindi yan. Eh, kasi pinapunta ako dito ni Mayor Alan. Sino Mayor Alan? Parehong mayor ng dalawa. Si Dos po. Ay, hindi. Nag-usap na. Hindi naman ako polis. Wala akong pakialam dyan. Natapos kami na pag-uusap na ganun dahil pinalabas ko na, sininyasan ko na si Ate Genevieve ba yun o si Auntie Nene. Sininyasan ko na, napalabasin na. Kinabukasan, o susunod sigurong adlaw,
Sa sunod mga 2 days, after 3 days, galit na. Pinagmumura na ako. Bayaran, kesa PUTA ako, bayaran, bababla, kahit governor daw ako, ganito pa rin daw ako, bayaran, lahat na lang po. Kaumpisa ko lang daw mag-governor, ang yabang ko na. Mayabang ba ang ayaw pumasok sa illegal? Bakit ninyo kailangang baguhin ang pagkatao ng isang tao? Mayabang ba yun? Natapos na lang ang termino ko ng sapilitan ninyong tinapos. Ilang taong lang nakalipas. Nahuli ba kayo? Meron ba akong ginawang raid dyan sa inyong mga swertres dyan? Lahat na lang. Pangalawa, pinatawag ako, andun si Ben Glenn, si Alan Uno, si Alan Dos, si Ben Glenn, at si Gwendolyn. Jade, kailangan mong pirmahan at i-approve mo ang Paragua Forest. Kailangan buksan at kailangan i-mining yan. Tumayo ako, parang nag-hysterical ako, sabi ko no. Hanggat ako ang governor, hindi, walang pwedeng gumalaw dyan. Because for the information of everyone, ang Paragua Forest ho, ilang oras yun o matatalo pa natin ang Bohol sa kanilang mga forest kung gagawin natin tourism yan. It is only and a very few left in the whole world na God-made forest. God-made meaning, hindi tao ang nagtanim ho. Dahil pag tao ang nagtanim, pare-parehong sukat at merong size at merong mga forma. God-made ho yun dahil iba-ibang klaseng mga ironwood. Iba't ibang klase at iba-ibang forma at wala sa ayos ang pagkatubo ng mga puno. Meaning, God planted that. Ang ginawa ko, pilit nilang tanggalin ang tarpaulin dahil pinalagay natin napakalaking tarpaulin na this is preserved for wildlife. Dahil ang plano po sana natin doon ay mag-a-adapt tayo ng mga endangered species. Eagle, because meron tayong nakita doon ng mga eagle, mga Philippine eagle, na very few na lang huyan. Cloud rat, the only in Dinagat Islands na nakita ang klaseng daga na ganyan na nabubuhay lang hindi sa kanal kundi sa mga forest. Tarsier, would you believe na meron tarsier sa Dinagat Islands? Isa po yan sa dahilan na sinasabi nilang yumabang na ako dahil hindi ako talaga pumayag. Pangatlo ho, this is the first time na bibitiwan ko itong information na ito. Si Gwendolyn pumunta sa opisina ko nung ako'y gov, nung nasa bahay turista pa ako nag-office noon. Ate, tanggalin mo si Aileen Pulido dahil ang asawa niya ay kaaway ni Loloy, her former husband, Loloy Durano. Bakit? Anong kinalaman ni Aileen? Sino yung Aileen? Nurse yan sa District Hospital ng Dinagat, ate. Basta tanggalin mo yun, ate, ha? Lagot ka kay mami. Bigla siyang umalis. Nakalipas lang ang ilang oras, tumawag si mami. Gang, yung sinasabi ni Gwendolyn na nurse daw, ano yun? Sabi ko, hindi ko pa, mami, hindi ko siya maintindihan. Di bali, mami, patawag ko. Pinatawag ko, ito po yun. Nung nasa harap ko na yung Aileen, nagpapadede ng baby. No? Sabi ko, okay lang ba, takpan mo lang ng tela. Kasi naiilang ako dahil nakikita nga yun. Sabi ko, ano bang nangyari? Madam, nakaaway kasi ng asawa ko na pulis, si Sir Loloy, nagdemandahan. Pulis ba yun? Please, I'll stand corrected if I am, no? Asawa ni Aileen, na-file daw ng kaso at nagagalit daw ito si Gwendolyn dahil hindi nga sanay na may lalaban sa kanila, kahit mali sila. Sabi ko, bago pala umalis si Gwendolyn, sabi niya, basta kahit anong mangyari, ate, itapon mo siya sa Loreto, pinakamalayo dito sa probinsya sa Dinaga. Bigla siyang tumayo. Sabi ko, Lynn, pinalilipat ka ni Gwendolyn sa Loreto. Sabi na, madam, kapapanganak ko lang. Pangalawa, wala ho akong bahay sa Loreto. Saan ko patutulugin ang anak ko? Pangatlo, madam, wala na hong ibang nurse. More than 20 years na ho ako sa District of Dinagat Hospital. At ako lang nag-iisang nurse doon. So kung kayo, si Governor J. De Cleo, anong gagawin ninyo? Ililipat ba ninyo dahil request ng kapatid? O paninindigan ninyo kung ano ang tama? Sabi ko, sige, umuwi ka na para makapagpahinga ang baby mo at ikaw rin. Dahil kapag kapapangalak mo lang, umuwi ka na, magpahinga ka na. Sige, kalimutan mo na yung Aileen. Ayusin natin at gawin natin kung ano ang tama. Umiyak siya uli, nag-aalala ko dahil kapapanganak lang.
Madam, malilipat ba ako sa Loreto? Wala naman akong kinalaman sa away nila, Sir Loloy. Hindi ko na siya pinatapos. Eileen, you go home and rest. Hindi kita ililipat dahil wala akong makita na legal na dahilan kung bakit kita ililipat. Kinabukasan dumating si Gwen Sinipa, ang aking upuan. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o galit talaga. I think galit. Sinipa niya ang upuan. Muntik ako na ganyan dahil nandun siya sa likod. Isusumbog daw niya ako kay Mami. Tumawag si Mami, sabi niya, Jade, ano ba ang nangyari kay Eileen? Sabi ko, ganito, ang sinabi ko kanina, yun ang sinabi ko kay Mami. Ay, maubak, kaluoy ko di ay. O sige, bahala ka, kay ikaw man ang governor. Pang-apat, handog pangasko. Ito pong mga binibigay kong examples ay these are the only few reasons kung bakit tinik daw nila ako. Kung bakit nanggigigil sila at bakit mayabang na daw ako. Dahil hindi ko sila pinagbibigyan sa kanilang mga kahilingan. Pang-apat ho ang handog pamasko. Nataranta lahat ang aking mga kapatid. Akala ko masaya sila. Nataranta sila para isa-isa silang magpapaliwanag sa akin na huwag mong gawin yan. Ang sabi pa ni Gwen, ate, huwag mong gagawin yan, hindi sanay ang mga tao. May sinabi pa ito si, hindi ko matandaan kung si Alan Uno o si Alan Dos, huwag kang ganyan Jade, ang tagal-tagal na namin ditong nasa politics, hindi kami nagaganyan, so makukumpara kami, lalo na si Mami. Parang si Alan Dos yata ang nagsabi nun. Basta lahat sila is against the handong pamasko. Sabi ko, ha? This is not a money from the government. This is my own money. Dahil ito ay ginagawa ko outside Dinaga. Dito pa kaya? Basta bahala ka. Nagiinuman sila yan. Bahala ka. Ganyan. Ang amin lang naman kasi makukumpara. Dahil ikaw, bago ka lang dito sa politics, dito sa Dinagat, kami, ang tagal-tagal na, lalo na si Mami, napakabatika na, hindi yan ginagawa. So, to cut the long story short, nagkataon na Mami was in the, doon sa, dumaan kami, this is another day, no? Dumaan kami, nandoon si Mami sarang sa labas ng White House. So, nag-bless ako, nagkwentuhan kami, sabi ko, Mami, maghandog pa mas ko ako. Hindi pa ako tapos ang sabi ni Mami, maayo na muna para malipa yung tao ng mga pobre. After 2 days lang po, pinatawag ako ni Mami. Kung araw na ito, siguro mga alas 4 ng hapon yon, sinabi ni Mami, oh maganda yan, para kawawa naman ng mga pobre para masaya. 2 days po apart, pinatawag ako. Hindi pa ako halos nakasara sa pinto pagpasok sa kwarto ni Mami, sumigaw na, Jeldin, ihinto mo yung handong pamasko. See how they could manipulate our own mother's brain. Kaya nga, tinapatan ko ang aming ina din ako, isa sa Ecleos family na nakakaalam kung paano nila imanipula ang utak ng aming ina. Hinto mo yan ha? Kung ano ang sinabi nila sa akin, yun ang sinabi ni Mami. Makumpara ako niyan, hindi sanay ang mga tao niyan. Geraldine, ilang more than 30 years na ako nasa Congress, hindi ako nagaganyan. Can you imagine kung ano mga salita nila, yun ang sinabi ni Mami sa akin. Ma'am, I'm sorry ma'am, kasi for distribution na, at saka wala namang masama. Dahil kilala ko ang aking pamilya, sinabi ko, niyakap ko si Mami, din nagsusuklay siya doon sa may dresser, niyakap ko siya, ma'am, alam ko sa puso mo, masaya ka sa ginagawa ko. Sige na, kaya magpahinga na ako. Yun, ayaw na niyang mag-usap. Sinabi ko, basta ma'am, alam ko sa puso ko, masaya ka sa ginagawa ko. Kasi niya, sige na, kaya magpatulog na ako. Yun ang ano niya. Dahil alam ko, kilala ko ang pamilya ko. Dumaan, nakapamigay na kami sa ilang munisipyo, pinatawag ako ni Mami uli at sinampal ako ni Mami. Kung ano yung kinuwento ko kanina, yun ang walang labis, walang kulang na pag-uusap namin ni Mami. When I hugged her, ulitin ko sa inyo, ang sabi ko, ma'am, alam ko masaya kasi ginagawa ko. Alam ko kung ano ang nasa puso mo. Hindi ko na nga sinabi na alam ko ang mga kapatid ko, bababla, wala na. Para hindi na ma-stress si Mami. Sige na, gumanon siya. Hindi nagsara ang aming pag-uusap. Then pinaalis na niya ako, then magpahinga, wala siya sinabi, basta halagot ka sa akin pagituloy. Pinatawag niya ako, nakapamigay na kami sa ilang munisipyo. I remembered Loreto, Tubahon. Dahil yun ang inuuna. Pagpasok ko pa lang, sinampal kaagad ako ni Mami. Sampal na sampilitang sampal na hindi naman dapat.
na ayaw niya, alam ko yun. Sinabi ko na huwag mong ituloy ang handong pamasko. See how they would really and endlessly brainwash our own mother. Kung paano nila paglaruan ang aming sariling ina. Kung paano hindi sila hihinto hanggat hindi para na lang si mami wala ng gulo, susundin na lang niya. Katulad nung isang beses, sabi ko, ma'am, bakit ganyan ka magsalita sa akin? Si Gwen naman ang may mali, o si ganito naman ang mali, sila Ala naman ang may mali. Ay, para wala ng gulo, kaya alam ko na intindihan mo ako. Ganon talaga yon at hindi ko makalimutan yun. Kaya hindi ko na kinukulkul si mami na may, alam ko naman, mga kapatid ko, no. Because nagkakaunawaan na kaming dalawang mag-ina. Dahil hindi ko makalimutan yung sinabi niya, ah, para matapos na lang, Geraldine, alam mo ito mga iksuon mo, mga kapatid mo, hindi yan hihinto hanggat hindi ko sila pagbigyan. Ikaw naman naiintindihan mo ako. Sige na, labas ka na. Laging ganyan nung nasa Green Meadows pa kami. Sasabihin nila, masama ang ugali ko dahil naging governor na ako. Nung natalo si Alan Uno sa Surigao City, nung tumakbo ng pagka-vice governor yata yun, I voluntarily offered him a 50,000 or 100,000 yata, yun. Hindi ba mabadang 50,000 a month allowance? Dahil naisip ko marami siyang anak. Nag-offer ako sa kanya, alam yun ng mga staff ko dahil nagpapadala ako sa kanya ng 100,000 a month. Pang-anim, sasabihin nila malaki na ang ulo ko, payabang na ako, dahil naging governor ako. Hindi sila kontento, gusto nila na kumuha pa ng ibang kamag-anak. Ginawan-gawan ako ng storya kay Benji. Itong si patay na ito, no? Si Anhing Bert Ecleo. Mataas ang posisyon nito sa Marina. Nasa Cebu siya noon. Tumawag siya kay Nene Edera dahil yun ang close niya. Dahil si Nene Edera nasa akin, binigay ang phone. At dito si Gov, Uncle, kausapin mo. Gov, salamat na kausap kita. Kasi may nakabalita sa akin na kapag pumunta dito si Benji sa Cebu, pupusasan siya dahil may nag-file ng kaso against sa kanya tungkol sa drugs, bababla. Ang ginawa ko, hindi ko masyadong maintindihan nila, taranta na ako, tumawag ako kay Mami. Mami, gusto mo ibigay ko ang number mo kay Uncle Bert para kayo ang mag-usap dahil ang sabi niya, kapag pupunta daw si Benji sa Cebu, pupusasa dahil may nag-file ng case dahil hindi daw nagbayad sa bababla ganyan. Parang nagkalamangan daw yata ng pagbenta ng mga ganitong droga. Nataranta si Bobby, sadali, sabi ko, nasaan si Benji, me? Sadali lang, tawagan na ka. I don't know if nagkatawagan sila, binigay ko kay Mami ang cellphone number ni Uncle Bert, wala na ako doon. Ito na, after 1 week, galit na sa akin si Benji, buti na lang na doon si Angie, nagpaliwanag na, Benji, sa lahat ng tita-tito mo, yan ang hindi talaga humiwalay sa akin. Nung inapi ako ng mga tita-tito mo, yan si Tita Jade lang ang kumanti sa'yo. Galit siya, bakit? Iba ang pinarating kay Benji. Ako daw ang tumimbre sa taga Cebu para siya'y pulihin. Ganun ba ka powerful ang isang J.D. Cleo na pati sa Cebu dahil kayo mahilig kayo magmanipula ng tao? Akala ninyo ako din ganun. Dumadaan ho ako sa prosesong tama. Ako'y nagtatakip sa baho ng pamilya natin. Uulitin ko itong sasabihin ko. Meron bang na-raid sa inyo? Kahit isa sa inyo nung ako'y governor pa. Dahil hindi ninyo alam kung paano ko kayo magtakpan. Tapos sasabihin ninyo, ako ang nagdidiin sa inyo sa kasamaan. Sasabihin ninyo, ako ang nagbibigay sa inyo ng pangit na pangalan na Ecleo din naman ako. Kayo ang gumagawa ng mga bagay na ikasisira ninyo. Hindi ako. Nagkataon lang na hindi ako tulad ng mga namatayan na dahil nilibing siguro ninyo ng buhay ang kamag-anak nila. Tumatahimik lang. Hindi ako tulad ng mga sasagasaan ninyo dahil mabagal tumawid dahil tatawid kayo. Sasagasaan ninyo. Tatahimik lang ang pamilya. Ako hindi. Hindi paninira itong ginagawa ko. Uulitin ko, 2010 pa ako binababoy ninyo. Hindi ko yan pinangakit. Bago ako nagbitaw ng mga little information, sinasabi ko sa inyo, tigilan ninyo ako sa huwag kayo mangingialam sa PBMA. Para hindi kayo mabuko sa inyong katarantaduhan. Anong ginawa ninyo? Hindi ba
lalo ninyong nililigaw ang isip ng mga tao? Pagkatapos ninyong ibasura itong mga tao ito, hindi pa kayo kontento, dadagdagan pa ninyo ang dilim ng kanilang pag-iisip, dadagdagan pa ninyo ang kanilang kasalanan? Para lalo nagkaligaw-ligaw, sino ba ang pinahihirapan ninyo? Kanino ba itong pebeme, hindi ba't sa ama natin? Akin ba itong pebeme? Sa ama natin ito. So sino ang magagalit sa inyo, sino ang kalaban ninyo? Hindi ba't silang apa? Lalo na ang Diyos sa ginagawa ninyo sa akin, lalo na sa ginagawa ninyo sa mga tao. Kayo ang nagbigay ng kalituhan sa mga taong nagpalamon sa inyo. Kayo ang nagbigay ng kaguluhan at dahilan para maligaw sila sa landas. Yan ba ang igaganti ninyo sa mga tao? Na yun ang nagpapalamon hanggang ngayon dahil yan ang mga bumuboto sa inyo. Yan ba ang igaganti ninyo? Pangpito, dahil itong Pimental Brothers from Surigao del Sur ay gustong magpasok ng negosyo ng mining. Dahil kalat pa kalat sa mga lahat ng mining business people na medyo mahirap akong kausapin pagdating sa mining. I am not anti-mining ho. Ang gusto ko lamang, huwag naman sadang payagan na alam mo na mahuhulog ng lupa, na mamamatay na yung mga taga-barangay na nakatira doon para lang ikaw ay magpagpakasasa at tumanggap ng SOP. Ano nangyari sa Paragua Forest? Balikan pala natin. Nung nawala na ako sa governor dahil nalaso naman nila ang utak ni Mami, nabuksan ho ang Paragua Forest, binaboy, pinutol yung mga tinanim ng Diyos. Nung umulan lang ng konti, ang mga security guard ng mga mining companies at ilang tao ay namatay na landslide. Ang grado ng nickel ay bumagsak ng bumagsak, halos zero ang grado. Sira na ang forest. Ganun sila kagaling mag-manipulate sa amin na. Itong Pimental Brothers, nakita kami accidentally. And then, dahil wala na ako, tapos na ako sa meeting ko, they invited me for a lunch. Gov, nakakahiyaman pero gusto sana namin pumasok ng negosyo sa dinagat. Sabi ko, sige, mag-submit lang kayo ng ano. Basta kumpleto kayo ng permit, walang problema at kung saan lugar. Gov, natanggap mo ba yung 1 million na bigay namin sa'yo? Gov, alam namin na ayaw mo ng ganun, pero gusto lang namin malaman. Wala akong natanggap at hindi ako tumatanggap. Yun nga po, binigay namin kay Utol mo. Sino Utol? Alan Uno. Dahil siya daw ang binigyan mo ng pahintulot makipag-usap. Yes, dahil gusto niyang makipag-usap at gusto niyang magnegosyo dahil gusto kong magnegosyo din siya ng matino dahil wala siyang trabaho. Nung nag-usap kami ni Alan Juan, nasaan lang ang bigay na 1 million ng Pimental Brothers? Ang sabi niya, Jade, sorry, hindi ko nasabi sa iyo. Ginastos ko, pinambayad ng tuition fee ng mga anak ko. May narinig ka ba lang? May narinig ka sa akin? Pinagkalap ko ba yan? Hindi. Pangwalo. Dahil nangungulit ako kay Congressman Macarabon, yung tatay ng bungso ko, Papa kong bigyan mo ng hanap buhay si Alan Juan. Binigyan ka hindi ba't ng 20 million na budget? May usapan kayo ni Kong, hindi ko na alam, bahala kayo doon. Anong ginawa mo lang? Nung natanggap mo na ang SOP, hindi ba't iniwan mo ang project na nakatiwangwang? Sino ang nanagot? Di ba si Congressman Macarabon pagkatapos ng tulungan? I am saying all these things lang dahil napakasakit lang ng ginagawa mo. Ako ipapapatay mo lang? Na naman? Bago natin pag-usapan yan, balikan pa natin ang nakaraan kung gaano ko sila kamahal. Pinalaya sila ni Mami Glenn dahil nakabuntis. Yung mga asawa nila, yung asawa bago ito si Jocelyn at saka ito pa rin si Lizelle ngayon, magpinsan yan. Wala silang panggatas ng mga anak nila. Hindi sila binibigyan ni Mami ng allowance doon sila nakatira sa mga asawa nila. Dahil hindi nagtapos ng pag-aaral. Sino ang nagbibigay ng allowance? Sino ang nagbibigay ng monthly groceries? Sino ang nagbigay ng trabaho kay Alan dahil kontraktor ang aking karelasyon noon? Hindi ko sila pinabayaan.
nung ako'y nagpa-opera ng cancer. Nung mayor na uli si Alan Uno. Vice Governor si Ben Glenn. Sa kanilang dalawa ako nang hiram ng pera. Kahit piso, wala silang pinahiram sa akin. Marami pa yan at hindi ito matatapos. Hindi matatapos ang isang libro sa buhay ko kung anong ginagawa ng mga kapatid ko sa akin. Meron pang biglang pinaka-close ko na release. Biglang nagagalit. Biglang galit na. Bakit? Hindi ko alam. Bakit hindi niyo ipaalam sa akin kung ano yun? Dahil magkakasala kayo na nagagalit kayo sa akin, tapos hindi naman pala totoo. But anyways, wala na akong pakialam nun. Dahil pilit nila akong mawala sa dinagat. Up to the time, noong 2010, elected vice governor na ako. I was the elected vice governor. I was not an appointed vice governor. I won landslide. Pero kapag dumating ako sa admin, hindi ako pinapag-greet sa MC. Inaway ko ba ang MC? Hindi. Dahil naintindihan ko. Mag-alisa ng mga round-uppers. Sa tingin mo, maglalakas loob ang mga yan kung hindi inutusan. Wala nang lalapit sa akin ng mga bata. Ang mga matatanda parang iniirapan na ako. Bakit? Dahil inutusan ng mga round-uppers ng aking mga kapatid para ganito ang sabihin, ganito. Magagalit si Master kapag lalapit kayo kay Madam. Dahil si Madam ang nagpakulong kay Master. Ako ang nagpakulong? Hindi ba't ako dapat ang congressman na tatakbo? Nag-meeting na ang mga mayors lahat with Mommy Glenn, lahat nagpalakpakan na dapat ako ang tatakbo in Congress. Pero biglang tumawag sa akin si Manoy pag-uwi ko dito ng Manila, Ging, sorry Ging. Ako na daw muna ang tatakbo sa Congress kasi magkakaroon ako ng clemency. Clemency? That's only for the president. Niloko ninyo si Manoy para lang hindi ako makaposisyon. Dahil vice governor ako noon, sinabi ko kay Madam GMA, Madam, hindi na ako matutuloy sa Congress dahil ang brother ko na ang tatakbo. Nataranta si former president, Madam Arroyo. Ha, Jade, I will write a letter to your mom. Kita ko pa yung sulat noon at inabot ko kay Mami Glenda. Huwag mong patakbuhin si Ruben dahil magigising ang kaso. Dahil mismo ako, hands off ako dyan. Nananahimik ang kaso ng anak mo, huwag mong patakbuhin. Si Jade na. Dahil minamanipulate na naman nila ang utak ni Mami. Up to the point, ako ang pagbibintangan na nasira ang buhay ni Manoy. Hindi ba kayo din niloko ninyo si Manoy? Nandyan lahat sa text yan kung gaano kasama ang loob ni Manoy din na-realize niya. Ang text pa niya sa akin, I am sorry to treated you wrong, my lovely sister. Lahat yan. Dahil tanga ba si Manoy? Ging, nakinig sana ako sa'yo, hindi mangyari sa akin. Dahil ayaw nila ikaw makapwesto, ginamit nila ako. Yan ang totoo, mga kapatid. Mga kapatid sa paniniwala. Sa totoo lang. Ako ang pagbibintangan nila at naniwala naman kayo. When in fact, I even told Manoy, Manoy, kung ayaw talaga ng ating mga kapatid na nasa Congress ako, patakbuhin mo si Benji, huwag ikaw. Dahil mismo si Madam GMA na ang nagsabi na baka nga magising. Nagising nga ang kaso niya nung nasa Congress na siya. Hindi ba't nanahimik ang kaso niya? Saan ba nagising ang kaso ng ating Supreme President? Hindi ba nasa Congress na siya? So, sino ngayon? Sinabi ko sa inyo, lubayan ninyo ako para hindi lalabas ang katotohanan.
Matagal na akong nakiusap sa inyo na lubayan ninyo ako para hindi lalabas kung sino ang Satanas na totoo. Kayo ang sinabi ni Lolo Adriano na mga salingsing, hindi talaga ang mga round-uppers. Hindi ang mga misyonaryo at misyonarya na nangbabastos sa akin. Kayo din ang puno ng mangga ay di mga anak ng puno ng santol. Kayo yun ang sinasabi. Paano maging salingsing ang mga round-uppers at saka mga misyonaryo at misyonarya ay sumusunod lamang yan sa mga ikliyo? Yung warning ko na video ay hindi para sa mga membro ng PBMA, hindi para sa Rubin yan, hindi para sa Red Ringers yun. Para yun sa kadugo ko. Maikleyo man o marilis man. Then alam ko, hindi ninyo gagawin yan sa akin kung wala kayo sinasandalan o walang nag-uutos sa inyo. This is between a family. Arbagidon. I am not saying that I'm good, but I know in my heart, I am fighting for what is right. Tama ba ang magpapatay? Pakinggan natin ang audio. Hindi lang ito nahabol sa pag-record, eh hindi ito inasahan na may tatawag ng ganito. Ang sabi ko sa inyo, doon sa huling video ko na hindi ito tatamaan ng bala at kutsili. Hindi yun sa inyo, mga Red Ringers. Hindi yun sa inyo, mga Rubinian. Dahil alam kong hindi kayo mga kriminal. Para yun sa kadugo ko. Hindi pakagustuhan ng Diyos. Pero, nandito tayo sa mundong ito, sumunod tayo sa protocol kung ano ang tamang proseso. Nagpa-blatter ako simula noong nakausap at tumawag yung nagbigay ng information. Asa gikan ang mga pusil? Unsa toy mong giingon ganina? Usba kay naputol mangutto ganina marag wala kay signal. Asa gikan ang mga pusil? Ang pangalan, ma'am. Master Bindi daw, ma'am. Amo adulaan na lang gikan siya, ha? Siya daw gikan. Maarma sa ganito na mo. Si Benji po daw ang nag-finance? Kung sa may ano, si Benji daw ang nag-finance? Wala may gingan, ma'am. Okay. Ang nagpasalig sa bayan, yung kaatpong niya mo sa eleksyon. Okay. Ang imo atpang, mautoy naghatag ng instruction. Ganun. Oo, ma'am. Basta ako, ma'am. Out ko diri, ma'am. Naa ka sa listahan, ma'am. Kung kabalo pa lang naman, ma'am. Sama na ako, ma'am. Kung unsa imo pagamaayo, ma'am. Mga trusted sila, ma'am. Kami, ma'am. Wala nang pakialam. Basta tama lang ang bayad, ma'am. Pero ambot, ma'am. Naigod among divati, katong buhaton, tana na mo sa imo na una, ma'am. Basta ako, ma'am, dili mo recommend. Basta naaka sa listahan, ma'am. Ngayon po ako pasinsa sa imo, ma'am, ha? Wala akong tuman. Sa akong saad ni mo, na mo pahawa na ako ining trabaho, ha? Isa't kay ginabuhi, ma'am? Pero, ma'am, kung nihawa ako, ma'am, wala unta ko karon. Makatimbre ni mo,
Oo. Oh. Ano, pasalamat ka lang, pasalamat yung kunta, pasalamat ko ni mo. Okay, basta amigo, salamat kayo amigo ha. Uy, isa pa yan ma'am. Basta... Isa ba? Ansa man, amigo? Tapag lang na ako, ma'am. Kung pwede, ay nag-usgaw sa panampanya mo. Hindi sa sambonga, ma'am. Ang hiring-hiring diri. Third wall man ang uban kandidato, ma'am. Labi na may mga titrit, ma'am. Sige, amigo ha. Salamat kayo, amigo. Salamat kayo, amigo. Narinig natin ang audio ng pag-uusap nung tumawag. 2010. Yung grupo, ito'y nabanggit ko na sa isa sa video ko. Yung grupo ng Bohol, Leyte, Cebu. Sumuko ho sila ng kusa sa chief ng mga police, the chief of police, at nagsabi sa akin. Hinarap sila sa akin. Ang sabi nila, ay hindi daw nila kayang bumaril sa akin. Hindi nila kaya at bakit hindi nila din maintindihan, bigyan na lang daw sila ng pamasahe, uuwi na sila. Dahil ang Diyos ay isa lang, hindi kayo Diyos. Kung panahon na gusto na akong kuhain ng Diyos, that's the only time. Pero hindi kayo ang magpapatay sa akin. Kung tinamaan man ako ng inutusan ninyo dahil ginamit siguro ng Diyos yun para manahimik na rin. Pero kung hindi patay, hindi patay. Bakit bigla siya tumawag? At sa dami namang kukuhain, dahil yung tumawag ho sa akin, ay isa yun sa mga supporters ko na hindi ko alam kung saan siya galing. Nagdatingan niyang mga grupo niya noong 2010. Noong nalaban niya na pinagtulungan ako ng mga pamilya dahil ang magulang daw nila ay ginamot ng aming ama sa bundok. Sila po'y mga rebelde siguro yan. Na ginamot sila ng ministro at nung nalaman nila na ganito ang gulo, pinagkaisaan ako at nalaman nila at nakita nila na kaugali ko daw ang aming ama, kusa silang tumulong. Sa dami-dami naman ng kukuhain, dahil ganito daw po yun. Punta na tayo sa main event. Yung mga sinabi ko kanina, yun yung mga dahilan kung bakit hindi nila titigilan ang isang Jay Leclerc. Dahil hanggat hindi sila pagbibigyan sa kanilang mga katarantaduhan, masama yun para sa kanila. Kaya sila nagkakaisa, then pare-pareho silang utak. Ako na ang sasagot sa tanong ng isang reporter na bakit ba madam nahiwalay ka sa pamilya mo? Ako na po ang sasagot, then pare-pareho silang mga korap, pare-pareho silang mga kriminal, mga halal ang kaluluwa. Pare-pareho silang mga rebelde sa aming mga ama. Kung titingnan ninyo mga kapatid, magpo-post lang yan ang tungkol sa aming ama kapag malapit na ang eleksyon. Pero pag walang eleksyon, ni mukha ng aming ama, hindi yan lalabas sa kanilang Facebook account. Obserbahan ho ninyo yan. Naaalala lang nila ang aming ama. Naaalala lang nila umattend ng mga Sundays meeting kapag malapit na ang eleksyon. Ganon kababaw ang tingin nila sa aming ama. Ako'y nahiwalay dahil sinusunod ko ang batas ng aming ama na iniwan sa amin noong 1986 sa Marikina. Yun ang totoo. Ganito yun. Tumawag sa akin yung narinig ninyo. Ang istorya nun, nung kinausap daw, hindi binanggit ang pangalan ni Alanuno. Pero obvious ba na ang mag-finance daw ay ang kalaban ko sa eleksyon? So sino ba ang kaakbang ko? Sino ba ang kalaban ko sa eleksyon? Oh, di ba one-on-one kami ni Alanuno? Oh, di ba si Alanuno may history na yan? Ng pagpapapatay ng tao. Yung nanasabi previous video. Hindi pa rin huminto. Yung kinuwento ko sa inyo na mga sumuko na dahil ipaligpit nila ako na 1.5 billion yata yung presyo ng ulo ko noong mga panahon na yon. Ngayon, medyo tumaas na 3 milyon na. Pero marami naman silang dinamay na tao. Alalahanin ninyo, may pamilya din ito. Alalahanin ninyo, walang kasalanan ang mga taong ito. Kung ako lang, ako lang. Huwag ninyong idamay ang ibang tao. Dahil kayo'y nagmamahal sa inyong mga anak
Ano ang tingin ninyo? Wala din silang anak na minamahal? Ako lang ang patayin ninyo. Huwag na kayong mandamay ng iba. Harap-harapan na. Huwag na kayong mandamay. Dahil ang istorya nito ay, sir, marami pala ito, akala ko isa lang. Ah, bahala ka kumuha ng kasama mo, basta unahin mo si Jade. Isunod si Sunny Seco, si Portoliano, si Debbie. Napakaswerte ko naman at napakabalas naman nila. Sa dami namang kriminal dito sa Pilipinas, ay ang kinuha pa ng kausap ni Alan Uno na congressman ng Dinagat Islands, ay yung tauhan ko pa na napaka-supportive sa aking adhikain. Sa dami namang pwedeng i-hire ng kausap niya, dahil siya nga ang binigyan ng otoridad na kumuha ng kasamahan, dahil hindi kayang mag-isa, dahil apat pala kami o lima na papatayin, di bahala ka kumuha ng kasama mo, basta yan ang budget ko, 3 million sa lahat. Ang kinuha niya yung kausap ko kanina. So ano ang ibig sabihin nun? God works in His own mysterious way. Hindi pinababayaan ng Diyos. Hinahayaan lang niya na bumubog muna. Pero hindi niya hahayaan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag nalulunod na ang tao, naghahalis ng salbabida yan. Ngayon, hindi paninira ito sa inyo lang. Nabanggit ang pangalan ni Benji. Master Benji daw yun, ma'am. Dahil, klinaro ko. Si Benji ba mag-finance? Wala daw sinabi. Kundi ang mga baril daw na gagamitin para sa aming pagtigok sa amin ninyo ay gamitin ang mga gamit ni Benji. Si Hero naman, hindi ko masyadong maliwanagan, pero ang parang kung isipin ko, ang nandito sa blotter na sinulat dito, kung ano lang din ang sinabi niya, na walang sinabi si Hero tungkol sa akin, kundi nag-assign daw yata yung Hero, yung Mayor Hero, dahil yung kalaban niya na mayor na si Pastor Debbie. So, yung mga nakapangalan na binanggit ko ay nakablatter ko ito legally para iparating bukas, dadalhin namin bukas sa krate. Ano kayo ngayon? Ako ang nakakasira sa pamilya, tinik ako. Ako ang pampagulo, pampagulo talaga ako sa inyong pang-aabuso. Pampagulo talaga ako, panira talaga sa trip ninyo. Lan, tama na lan. Hindi ka naman ganyan noon eh. Ang lambing mo nga, di ba? Minsan hindi ninyo ako nakitaan o kailanman hindi mo mapapatunayan na ako ay masaya kapag nakapanakit ng tao. Lani, minsan hindi yun ang ugali ko, alam nyo yan. Wala akong dapat patunayan sa inyo dahil alam ninyo sa puso ninyo kung anong klaseng kapatid at tao ako. Pilit lang ninyong ibahin ang ugali ng tao na kahit hindi masama, hindi bastos, kahit takot, pinipilit ninyong maging bastos. Huwag ninyo silang igaya sa inyo lang. Huwag. Dahil kayo wala kayong mga utang na looba, hindi kayo appreciative na tao. Mabuti lang kayo kung may kailangan.
Kapag hindi na ninyo mapakinabangan, itsatsapwera na ninyo. Sa dami ba na bang nagawa kong kabutihan sa inyo? Simula nung tayo'y mga high school pa. Ipapapatay ninyo ako. Bukod sa tayo'y magkapatid, wala akong kasalanan sa inyo. Nagiging kasalanan lang para sa inyo dahil sa inyo. Nagiging kasalanan lamang para sa inyo dahil ayaw ninyong kontrahin kayo. Nagiging mali para sa inyo at nagiging pangit na ang ugali dahil ayaw sumunod at mag-join sa inyo. Huwag ninyong pipilitin ng isang taong ayaw gumawa ng ganito. Katulad niyan, hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob sa mga tao katulad ko sa dami ko nang naibigay sa inyong pagmamahal at tulong. Ma-financial man, ma-moral man, pag nag-away kayo ng asawa mo, hindi ba tayo ang magkasamalan? Nilibang kita, namasyal tayo, sinamahan kita without even telling you that I was already. Sobra din ang problema ko noong mga panahon na yun. Dahil kahihiwalay lang din namin ng asawa ko. Hindi ko na ininda ang problema ko lang dahil na mumoblema ka. Hindi ko na iniisip ang sarili kong problema kapag kayo minilalapit sa aking problema. Hindi ba't nataranta ako na sabi ko na to noon sa video ko, sa previous video ko, na naipapadrug test lahat ng mga elected officials na taranta ako? Hindi ba't kayo'y tinago ko? Pinakiusap ko kayo dito sa kaibigan ko, nagpakapal ako ng mukha. Alam ng doktor na against ako sa bisyo. Pero sinabi ko, Doc, please, ang ginawa ninyo, hindi niyo ako pinapapasok. Lumayas na lang kayo. Ang tagal akong pagbuksan ni Alandos ng pinto. Ang sakit nun. Pinaparamdam ninyo na wala kayong tiwala. Nila sabi, may pulis akong kasama. Hindi ba ako ang nagtakas sa inyo? Paano mangyari yun? Nagdududa kayo lagi na ako'y traitor sa inyo dahil gawain siguro ninyo. Katulad nun, paano ako magpa-huli kay Benji? Eh, ako nga ang nagtimbre ng information. Bakit kayo nakakapag-isip ng ganun dahil gawain ninyo? The doer is the doubter. The doubter is the doer. Ang dudahin yun ang gawain. Hindi ka naman ganyan, Lani. Lang tandaan mo, kung hindi mo maramdaman ang karma mo habang buhay ka pa, kung hindi ipaparamdam sa'yo ng Diyos kung ano ang magiging karma mo, may plano siya dyan. Huwag kang maging masaya. Alam mo ang plano niya, Lani? Ano ba ang weakness mo? Ano ba ang kahinaan mo, Lani? Hindi ba pagdating sa mga anak mo? Pare-pareho tayo. Nahandang gawin lahat. Maayos lang at mabigyan lang ng magandang buhay ang mga anak. Hindi ba ang weakness mo lang tulad ko, mga anak? Kaya nga ako'y nag-iingat para hindi sila ang pagbabayarin ng Diyos. Kung ano man ang kasalanan ko sa mundong ito, pinagdadasal ko na ako na ang magbayad, wag lang ang mga anak ko. Lani, hindi mo ba naisip na alam ng Diyos na ang weakness mo ang mga anak mo? Hanggat hindi ka titigil sa mga plano mong pagpapatay lang, hindi ka ba natatakot lang na ang mga anak mo ang pagbabayarin ng Diyos? Dahil kung ako nga naman ang Diyos, bakit ikaw ang pagbabayarin ko? Eh, sira na yung utak nyo sa bisyo. Wala na yan, manhid na yan. Ang mga anak lang, maawa ka naman sa kanila. Wala silang kasalanan na kailangan nilang pagbayaran dahil pagbabayaran talaga nila lahat lang. Dahil yan ang weakness mo. At kahit anong mangyari lang, kapatid mo ako. Sinabi mo, I will always stay as your little princess. Hindi ka naman ganyan eh. Itigil na ninyo ang bisyo nyo. Dahil hindi na rin naman kayo natutuwa sa mga ugali niyo, hindi na rin ninyo maintindihan ang sarili ninyo. Paano tayo magkakaroon? Lagi nilang sinasabi nila, Auntie Bebot, lahat ng pamilya natin na nakakausap ko ng mga auntie, ayusin niyo ang relasyon ninyo magkapatid. Hindi na lang ako kumikibo.
But this is the first time I say, paano? It takes two to build a relationship. Hindi pwedeng isa lang. Two-way dapat magbigayan. Paano? Paano maging maayos hanggat hindi ninyo bibitawan ang bisyo ninyo? Hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan sa sarili ninyo. Hindi na rin ninyo kilala ang sarili ninyo dahil hindi na ganun ang ugali ninyo. Hindi naman kayo ganun eh. Bitawan na ninyo yung mga bisyo nyo. Katulad nitong anak ni Manoy na inadapt ni Josie sa Balones. Hindi naman ganun yun eh. Napakagalang nun eh. Dahil natunaw ang utak sa shabu. Kahit humintok pa siguro sa pansamantala ngayon. Sira na ang utak sa pagdadrugs. Kaya nagiging bastos dahil wala na sa sarili. Itigilan ninyo lang para kayo'y magkakaroon ng kapayapaan sa sarili ninyo at magiging masaya na ang mga anak mo. Sa tingin mo, ang mga anak mo hindi nalulungkot sa ginagawa ninyong pagbibisyo, sa mga pangugali ninyo, sa mga binibitiwan ko ditong salita, nasasaktan sila lang. Nasasaktan din ang mga anak ko. Bakit sa tingin ninyo, pag nagsasalita ako against my own blood, natutuwa sila? But they're giving me already a free will to speak dahil sila mismo ang nakakita, sobra na ang aking pagpapasensya. Sa totoo lang, uulitin ko ang sinabi ko kanina. Hanggat merong nanunulsol na ekleyo, hindi magkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa ang bibimay. Galing sa Ekleyos family, galing sa release, to cut the long story short, galing sa dugo ng ministro, ang pagiging bastos at pagiging dahilan at pagkaroon ng dahilan kung bakit naligaw ang landas at malibing ng malibing sa mga pangit na ugali at kasalanan itong mga miyembro na ito. Hanggat pilit pa rin kayo at hanggat merong miyembro na naniniwala at sumusunod sa mga maling turo ng mga Ekleyo, hanggang kailan kayo magpapagamit? Dahil katulad ng Julia Etormago, nakita siguro ng backer na maiipit na sila dahil mga pulis na pupunta, binitawan. Hanggang sulsul lang sila sa inyo para pasakitan ako. Pero alalahanin ninyo kayo ang nagkakasala. Itigil na rin ninyo ang pagpagamit sa mga Ekleyo. Sumunod lamang kayo kung sa tingin ninyo ay tama. Sumunod lamang kayo sa mga salita ng mga Ekleyo, sa mga dugot laman ng ministro, sa mga anak ni ministro, sa mga kapatid ng Supreme President, sumunod lamang kayo kung tama ang sinasabi sa inyo. Kung tama ang inuutos sa inyo. Huwag kayong nananakit na kapatid din, anak din, para lang kayo malakas. Sino? Sino malakas? Alam naman ninyo na walang pwedeng tumumbas sa isang mabuti. Walang mali ang pwedeng magtakip sa isang tama. Walang kasinungalingan ang pwedeng pumalit sa isang katotohanan. Lumaban ka ng patas. Lumaban ka ng patas lang. Huwag ganun. Kayong mga miyembro sa PBMA, kayong mga Red Ringers, kayong mga Robinian, kung pinanood ninyo ang video ng Cebu, may taga-Robinian na pumasok doon, mismo sa bibig ng mga naghawak ng cellphone doon, sa background ang sinabi, oo, ang sabi ni Madam, huwag i-discriminate ang Robinian. Totoo yan. Dahil akala ng mga Robinian na napakasama akong tao. Hindi ho. Tumutulong ako sa ibang tao. Tumutulong ako sa mga taong hindi ko kilala. Sa inyo pa na kayo ang nagpaaral sa amin nung kami maliliit pa. Ang ayaw ko lang ay nagbabastusan. Ang mga Red Ringers, sa totoo lang, nadadamay lang kayo. Pero madadamay lang kayo kung hahayaan ninyong madamay kayo. Kapag inutusan kayo na bastusin ako, sabihin ninyo, Sir,
Ma'am, hindi yata pwede. Magkapatid kayo. At walang kasalanan si Madam sa amin. Hanggat may magpapaloko, hindi hihinto ang mga manloloko. Hanggat may magpapagamit, hindi hihinto ang mga manggagamit. Hanggat hindi niyo hihinto ang nakasanayan ninyo, hindi kayo magkakaroon ng magandang relasyon sa sarili ninyong kaluluwa. Kapag hindi kayo magkaroon ng kapayapaan at magandang relasyon sa sarili ninyong kaluluwa, because love starts with yourself. Peace starts with yourself. Have peace first with yourself. For you to have a good and peaceful relationship with others. Paano ka magkakaroon ng magandang relasyon sa ibang tao? Paano ka magkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa mo? Sa sarili mong mga anak? Sa sarili mong asawa? Kung wala kang magandang relasyon sa iyong sarili. Dahil ang dinidikta ng puso mo, dinidikta ng utak mo, ay hindi mo na sinusunod. Dahil ang ego mo na, landino Diyos mo na ang posisyon mo. Ilang taon ba ako walang trabaho? Hindi ba't nag-apply ako sa iyo ng chief of staff? Pero hindi mo ako pinasok. Wala kang narinig sa akin. Ilang taon ba akong walang trabaho? Alam ba ninyo kung ano ang problema ko? O kung matalo ka ngayong eleksyon, edi tanggapin mo. Maghanap buhay ka. Kalalaki mong tao. Ako nga babae, nasusurvive ako eh. Kung manalo ka, edi good for you. Kung manalo ako, edi magtrabaho ka. Huwag kang papatay. Hindi yan ang solusyon. Hindi ninyo pwedeng pigilan ang mga tao. Lalo ba kayan ang ikakukulong ninyo? Dahil wala kayong karapatan pigilan ng sa kahit sino man na tumakbo para ipakita na gusto nilang manerbisyo. Huwag ninyong ipapapatay, hindi kayo ang may-ari ng kahit kaninong buhay, kahit sa sarili ninyong buhay. Hindi kayo ang may-ari. Bigyan ninyo ng karapatan ng mga taong tumakbo. Bakit pag napatay ninyo ako lang, hihinto ba ang mga tao? Baka mag-rebelde lalo yan. Sino mag-akala na ang isang Gene Cleo lang ang magpapasok kay Kaka? Di ba hindi kilala si Kaka? Natalo nga ako ng aking ina, pero napanalo ko si Kaka. Dahil yun ang sinabi ng ating ama, di ba? Na kapag hindi ninyo ayusin pagdala, kapag probinsya na ito, magpapapasok ako ng isang estranghero. Puro na mo problema ka na nga kayo kay Kaka eh. Dagdag pa nga ang galit ninyo sa akin dahil ako ang nagpasok dyan. Hindi. Ang Diyos. Dahil sino lang ba ang isang J.D. Cleo kung hindi ka gustuhan ng Diyos? Hindi yan lang ang solusyon. Ang solusyon, kilalanin ninyo ang Diyos. Yung totoong Diyos. Magdasal kayo na galing sa puso ninyo. Magdasal kayo sa totoong Diyos. Sino ang totoong Diyos? The Creator. Sino ang gumawa ng buong mundo? Sino ang gumawa sa atin? Hindi ang aking ama. Hindi ang ating ama. Hindi ang ama mo. Kundi ang totoong Diyos. Ama na makapangyarihan sa lahat. Hindi ang pamangkin mo. Hindi ang kapatid mo. Wala. Dahil isa lang ang Diyos. Hanggat hindi ninyo kilalanin ang totoong Diyos, hindi kayo magkakaroon ng magandang kinabukasan. Uulitin ko, hindi solusyon ang pagpatay sa tao. Hindi solusyon ang pagiging kriminal. Huwag kayong duwag. Hayaan ninyong tumakbo at tapatan kayo. Doon ninyo makikita kung gaano talaga kayo kamahal ng mga tao. Ako natalo ako ng 2 beses. But I never even entertain in my mind or even thought or magduda or doubt na hindi na ako mahal ng mga tao. Natalo ako dahil may dahilan. Laging may dahilan. Kung sakaling matalo ka, may dahilan. Maghinulsol ka sa iyong kasalanan. Kung matalo ako, may dahilan. Pero kung ipapatay mo ako, hindi magkakaroon ng magiging magandang dahilan. Kung ipapatay mo si Sunny Seco, lalo,
it's gonna be your end of the world. Kung ipapatay mo si Toto Portoliano, dahil natatakot kayo, kayong magkakapinsan o magkatitito-tito dyan, dahil baka siya ang magiging mayor sa next. Well, kung ipapatay ninyo si Debbie, Pastor Debbie Durano, dahil natatakot kayo. Ang narinig ninyo ang audio kanina? Habang nagsasalita siya, tumutulo ang luha ko. Hindi dahil sa takot ako, kundi bakit? Bakit ninyo naiisip na naman yan? Narinig din ninyo ang sinabi niya? Na ma'am, kung ang lahat lang ng tulad daw niya ay kilala ako, aatras din sila ma'am. Wala akong mag-comment, kundi bakit yung mga taong yun? Sabihin na natin mga kriminal, mga halalang kaluluwa. Basta bayaran lang, okay. Pero bakit nakapagsalita yun? Naaatras din sila, ma'am, kung malaman nila kung ano kang tao, gaano kakabuti. Sino ang mas masama? Sino ang mas halalang kaluluwa? Yung tao na binabayaran ninyo para pumatay? O kayo? Dahil hindi ninyo nakikita na mabuti pala ang kapatid ninyo. Bakit ninyo ipapatay ang inyong kalaban? Dahil alam ninyo sa inyong sarili na mahina kayo. Dahil kung kayo naniniwala na mahal kayo ng mga tao kahit sino pa ang lalaban sa inyo, hindi ninyo iindahin yan. Dahil alam ninyo sa sarili ninyo, natatakot kayo ng malaking posibilidad na matatalo kayo. Dahil hindi ninyo inayos pag-alaga, pag-servisyo ang mga tao na nagbigay sa inyo ng pagkain disente, nakapag-aral ang inyong mga anak dahil sa kanilang mga boto. Pero natatakot kayo, baka itong eleksyon na ito, gising na ang mga tao. Maraming salamat, God bless, and stay safe.